Simple lang dito sa Marugondon, Cavite. Isang bahay ang saksi sa paghatol ng Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Higit na din dito nang mahatulan siyang mamatay at ang kanyang kapatid na si Procopio. Akala nyo, karaniwan lang ang bahay na to na bibisitahin natin. Aba, malaki ang naging papel nito sa ating kasaysayan. Kaya't samahan nyo kami as we explore ang bahay kung saan nilitis si Andres Bonifacio. Kaya, Tera Partners, biyahe tayo! Dito mismo sa hagdang ito, naglakad ang Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio para dalhin siya sa court martial proceedings doon naman sa kabilang silid. Dito unang naganap ang paglilitis ng unang gobyerno na naitatag sa Pilipinas, ang paglilitis kay Andres Bonifacio. May 5, 1897, dinala dito sa bahay na ito si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio para litisin. Ang mga haligi at pundasyon ng bahay na ito ay pinatatag at pinagtibay ng NHCP o National Historical Commission of the Philippines para sa publiko noong 1997. Tinatag ang kataas-taasan kagalang-galangang Katipunan ng mga anak ng bayan na naglalayong palayain sa pamamagitan ng rebolusyon. Nakakasali sa Katipunan sa pamamagitan ng Blood Compact na nagsisimbolo ng pundasyon ng samahan. At alam niyo ba na ang unang Supremo ng Katipunan ay hindi si Andres Bonifacio? Wow! Kundi si Diodato Arellano. At ang sumunod sa kanya, hindi pa rin si Andres Bonifacio, kundi si Roman Basa. At yung sumunod, si Andres Bonifacio. Upang mapalawak at mapalakas pa ang operasyon ng organisasyon, ang Kalayaan, ang isang pahayagan ng Katipunan, ang nilathala ni Emilio Jacinto bilang isang editor. Dalawang gawa ni Bonifacio ang nailagay sa Kalayaan, ang pag-ibig sa tinubuang lupa at ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Ang Tejeros Convention ang itinuturing na unang eleksyon dito sa Pilipinas. At kahit si Andres Bonifacio na Supremo ng Katipunan na nangunguna sa laban sa mga Kastila ay hindi pa rin siya ang nanalo. Gallery 2, ang pagsalubong, focuses on the conflict between the two Katipunan factions in Cavite, the Magdalo and Magdiwang. Though genuinely received by both Magdiwang and Magdalo councils in Cavite, Bonifacio's presence was resented by some Magdalo members who criticized his leadership, education, and livelihood. They preferred the leadership of General Emilio Aguinaldo, who was victorious in his battles. Pinadakip ng dating halal na Pangulong Emilio Aguinaldo, si Andres at Procopio, kasama na din si Gregoria de Jesus na siyang asawa ni Andres noong April 28, 1897. Hindi kinilala ni Andres Bonifacio ang naging resulta ng Tejeros Convention na kung saan ang nanalo bilang Pangulo ay si Emilio Aguinaldo. Paniniwala ni Bonifacio, siya ay nadayo. Pero naman lagi, no? Kapag ikaw ay natalo, nadaya. Kapag nanalo, nandaya ka naman. Walang pupuntahan.
Gallery 3, ang pagdakip, narrates the events leading to Bonifacio's arrest. Many Cavite Angel leaders sought to unify the political leadership of the revolution and invited Bonifacio to an assembly in Tejeros Convention on March 22, 1897, which is also the birthday of General Emilio Aguinaldo. The Tejeros Convention installed Aguinaldo as president, while Bonifacio was elected as Minister of the Interior. However, through a fracas instigated by Magdala member Daniel Tirona, Bonifacio nullified the proceedings and established a separate government in Naik, Cavite. Alam niyo ba na isang araw lang ang naging paglilitis kay Andres Bonifacio? Ni hindi man nga lang siya nagkaroon ng chance na harapin ang mga nag-akusa sa kanya. Buong araw siyang nagpapaliwanag, ipinagtatanggol ang sarili at sinasabing inosente siya. Noong ikasampu ng Mayo, 1897, si Andres Bonifacio at Procopio ay pinatay ng mga sundalo na pinamumunuan ni Major Lazaro Macapagal sa Mount Nagpatong, Maragondon, Cavite. May mga dokumentong nagsasabi na nakapagsulat pa nga si Aguinaldo para bawiin ang paghahatol kina Andres Bonifacio, ngunit hindi na rin ito humabol. At ang pamilya Bonifacio, syempre nagtago dahil natakot sila na maipapatay din. Maraming nagsasabi na isa ang paglilitis at pagkamatay ni Andres Bonifacio bilang isang malaking trahedya ng rebolusyon. Isa ito sa mga injustice para sa mga dakilang Pilipino ng bansa. Akalain mo, isang maliit na bahay dito sa Maragondon, naganap ang paglilitis sa ating bayani na ipinaglaban ang ating kalayaan at hustisya para sa mga Pilipino. Totoo, pero marami pa tayong matututunan sa ating mga kasunod na biyahe. Kasama ng NACP ang Jardine Distribution sa pagpapahalaga sa ating heritage sites para patuloy nating malaman ang ating kasaysayan. Kaya mga partners, samahan nyo kaming muli sa mga susunod na biyahe sa Tara Partners! Biyahe tayo! Niimbitahan nga po pala namin kayo sa Museo ng Paglilitis ni Andres Bonifacio dito sa Maragondon, Cavite. Kami po ay bukas mula Martes hanggang Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Thanks for watching! Don't forget to like and share this video. At kung bago kayo sa channel na ito, subscribe na! Click the link, subscribe!